Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pumalagawain. Ito po ang pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Paminamahal, kaya tayo po itumayo, mga minamahal, bilang pagbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na ito po idadalhin ng ating mangaral ng ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Papa po Mansano. At tayo po muna magkaisip po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Opo, dakilang mapagpala ka, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagbubukulan ng mga biyaya, sa punan dalang ng taong nilang isa namin minamahal at ginagala ng Pastor Evangelista, Will De Almeida and the Prophet of God, misa pa kaming nagpupo, nagkapasalamat sa bawat yugto ng aming banal na gawa, pinagpalat nilang isa, sa iyong patuloy na pagkapadama ng matamis sa presensya, patunay ka na sa amin sa tutuwin na O Diyos, hallelujah, sa barat bago po yan. Misa ba kami buong pagpapakumabay ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat na nagawa namin pagkukulang, pagsalansan sa manakalooban, patawar mong bawal sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalawang spiritual pala, at simple nga maraan ang matindihan, iibig ng mga baguhan, mga bisita, madatiyan, maging sa aming beloved webcast viewers, ito aking samut panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang kaway, demons of hindrance, don't say I believe, cast out from us, be born in never come back, in Jesus we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Everybody so praise the Lord! Purihin po ating pinakamahal po sa Kristo at unatigit sa lahat, ako mo na nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdagalang pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukulan ng mga pagkapala, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end time flower of God, and we always treasure and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved honorable San Pastor Luis Almeida. And greeting as well to all the beloved children of all the family at sa lahat din po ating minamahal at iniibig ng mga kapatid at mga kapamagawa. Sa lahat po ating iniibig ng mga bisita nandito ngayon, maging sa lahat po ating mga beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Minister Lucas Mee, sa kanilang mga anak, at beloved Minister Woody James Almeida Jr., beloved Paul, beloved Tina, sa kanilang mga anak, at sa lahat din po ating mga kapamagawa, mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabay sa ating live streaming. Magandang magandang hapon po at welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody should praise the Lord. Beloved sons of God, always remember this one thing. The Word of God is very important. For it leads us to our dearest Lord in heaven. So if we constantly keep the Word of God in our hearts, we will be saved. Mga inibig, lagi nating alalahanin ito, mga inibig ko, na napakahalaga po ng salita ng Diyos na kung saan ito po ang magdadala sa atin upang ating pong makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kung kaya, kung ito po ay ating matyagan, iingatan ang salita ng Diyos sa ating mga puso, tayo po iligtas, sabi ng banal na kasulatan. Kaya ating po nang basahin dito po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 2, kanila man po. The first book of the Corinthians chapter 15, verse 2. By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 2. Sa pamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na Panginoon magpala sa kanyang banal salita. So, napakaliwanag, mga inibig ko. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung ating iingatan ng mainam na matyaga ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan ay ito po ay magbibigay sa atin upang tayo po ay maligtas sa anumang bagay, mga inibig ko. Maliban na ikaw sumampalataya ng walang kabuluhan. At paano po ba natin may ingatan ng salita ng Diyos? Kinakailangan isgawin po natin, isagawa po natin ang bawat kahatulan, ang bawat kautusan ng ating mabait na Diyos na buhay, manibig ko. Hindi lamang tayo, sabi ng banal na kasulatan, na hindi lamang tayo
tagapakinig lamang, kundi tagasunod din naman ng salita ng Diyos. Hindi natin dinadaya ating mga sarili, mga inibigo. Kaya kung ano po yung napapakinggan natin salita ng Diyos, ipamuhay po natin yan, mga inibigo. Ang lahat magsabing praise the Lord. Kaya nga sabi ni po, Apostol Pablo, nang siya po ay mangaral doon sa mga tiga-Korinto na ipinangaral niya ng tunong inam, maingat ang salita ng Diyos, mga inibigo. At dito sa ating mandin panahon ngayon, ay dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved honorable parents in the Lord. Ating minamat dinagara, Pastor Evangelista Will Almeida. Ang mga Bible study, ating beloved honorable San Pastor Linus Almeida, mga inibigo, na tayo po ay tinuruan, pinangaralan ng matyaga ng salita ng Diyos na mayroong panalangin at pag-aayuno, mga inibigo, upang tayo lahat na nakapakinig ng kanyang salita ng Diyos ay pagpalain lubos ng ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Sa lahat ng mga nag-ingat ng tipan ng salita ng Diyos, napakinggan natin ang mga pinagpalang buhay na patutukanin na magmula sa simula hanggang sa matapos kung paano nila iningatan ang salita ng Diyos ay pinangaral ng propeta ng ating pinakamamahal na panahon na kung saan mga dating mga walang tahanan nangungupahan lamang sila, mga inibig ko. At mga wala mga kuryente, mga walang tubig, mga inibig ko, subat sa himalang kapamaraanan ng mahal na panahon, yung kanilang natutunan na salita ng Diyos ay pinangaral ng propeta ng ating mahal na panahon, napakinggan natin. Sila po'y pinagkalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! Pinag-ingatan sa mga kasatyak na kapahamakan. Ating beloved sister, mga saka yung kanyang anak na 11-month-old, mga inibig ko, na kung saan ay yung rumaragasang PUJ, mga inibig ko, tinamaan silang mag-ina at nagkahiwalay sila, magkabilang kalsada, mga inibig ko. Naramdaman niya yung sakit. Parang nabugbog ka agad ang katawan niya, pero nandun kanyang pagsumamo sa ating dakilan niya sa buhay. At pagkatapos kinuha niya ang kanyang baby, tumitirik na nga yung mata, mga inibig ko, nung hinawakan pa niya likod, medyo namagana ka agad. Pero siya nanalangin ka agad, naalala niya ang turot aral ng ating minamahal at ginagana ng pastor. Sa oras ng kagipitan, i-rebuke mo yung mga bagay na yun at siya hindi binigo ng ating dakilan sa buhay. Everybody, praise the Lord! Kaya nandun lagi yung pagliligtas, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko, mahigit 2 dekada na nakakalipas, yung patutunan natin beloved Captain Stelliore, na kung saan pinangapangaralan niya ng salita ng Diyos yung kanyang mga tauhan sa barko. Iba-ibang lahi po yun. So, siyempre, hindi naman sila makikinig. Yung iba na makikinig, maaari. Pero dumating, pinahintulot ng Diyos isang pangyayari na kinakailangan talaga na sumunod sa kanya, mainibig ko, nabutas yung gilid ng barko niya, mga inibig ko, at malakas yung current ng tubig. At maaari within 1 hour to 2 hours, mga inibig ko, ay mapuno, mag-sink yung papur na yan. Subalit, naalala ng ating beloved Captain Stelliore, mga inibig ko, na sa oras ng kagipitan, mga inibig ko, tumawag ka sa ating mahal na Panginoon, yung turot aral na pinangaral sa atin, na kung saan ay yun ang kanyang sinabi sa kanyang mga tauhan, ito ang tamang panahon. Kung nais niyong maligtas tayong lahat sa barkong ito, makinig kayo sa salita ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay pinapangaral aming minamadginang na pastor na siya kong isasabihin sa inyo na siya ang magliligtas sa atin sa oras ng kapahamakan ito. So walang choice. Nakinig sila lahat. Yung may iba nagpapanik na dahil umiiyak na sa lagang na doon sila sa kalagitnaan ng karagatan. Kung maaari kung dumating man ang mga rescuer, maabuti pa siguro ng mga 3 to 4 hours o 5 hours, mga inibigo. Subalit, sa oras na yon, nagpuri sila at ibinahagi niya ang salita ng Diyos. Sila lahat ay tumanggap, mga inibigo. Habang napupuspos sila ng presensya ng ating pinakamalapanon, and out from nowhere, isang maitim na malaking ibon ang pumasok doon sa gilid ng barko na yun at siya tumakip. At ito naging dahilan, mga inibig ko, upang sila po ay makasurvive, maligtas ng panahon na yan. Everybody, so praise the Lord! Kaya makikita natin, malaki ang benepisyo
Pag ating iningatan ng salita ng Diyos na ipinangaral ng propeta ng Diyos, tayo na nauna na, na nakapakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, na ating ipinamuhay ang salita ng Diyos. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng grabing pagkapalang physical, material, at spiritual, pagkapala, kagalingan ng karamdaman, pagpapagod ng buhay, at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamahal na Panginoon. Ano ba siya, Beselo? Subalit, doon sa mga hindi nag-iingat sa salita ng Diyos, andun ang kapahamakan, nag-aantay sa kanila mga inibig ko. Kaya dumating man sa atin, yung pandemic na hanggang sa mga oras na ito, mga inibig ko, pero ang mga anak ng Diyos ay nanatiling payapa. Sapagkat nandoon, sa oras ng mga kagipitan, sa oras ng mga pangailangan, isinusupply ng mapait na Diyos ang ating mga pangailangan. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon, yung praise God. Kaya nga sa Biblia, mga inibig ko, we have to strive to enter in into that narrow gate. At mo nang basahin dito po from the Gospel of St. Matthew chapter 7 verses 13 up to 14. Kailan lamang po? The Gospel of St. Matthew chapter 7 verses 13 to 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. God bless you. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 13 at 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang mga nangakasusumpong noon. God bless you po. Everybody say praise the Lord. So napakaliwanag, mainibig ko. Ang pagpasok sa karina ng Diyos, kinakailangan na tayo po yung magpipilit, magsisikap, at wala tayong ibang mababaon doon para makapasok tayo sa makitid na pintuan na yan ay ang salitang ng ating dakilang Diyos na buhay, ang makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon na itinuro sa atin ng dearly beloved and honorable parents in the Lord. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Sapagkat kung tayo po yung magpapabaya, mga inibig ko, hindi po kailanman tayo makakapasok dyan sa makipot na pintuan na yan. Kundi pagkos, dahil sa pinagwawangang lambahala natin ang salita ng Diyos, mga inibig ko, doon sa maluwang na daan na kung saan ay doon, doon gustong pumasok ng maraming tao sapagkat doon kasi ay walang bawal. Sa ating kinikisang reliyon, aminin mo natin sa tutit hindi. Bagamat meron tayong dinidesire, yung langit, mainibig ko, pero dahil yung maling ang salita na ating napakinggan, mainibig ko, ay wala rin tayong patutunguhan, mainibig ko. Kaya magpasalamat tayo ng lubos sapagkat meron itong pastor ng ating kaluluwa, ginamit ng ating dakilang sa buhay upang ipangaral ang salita ng Diyos with power and anointing na tayo lang na nakapakinig na una ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. So ngayon, paano po ba natin maiingatan ng mainam ang salita ng Diyos sa ating mga puso hanggang sa pagbalik ng ating dakilang Diyos na buhay? Ano po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos na dapat nating gawin, mainibig ko? Na ito'y kinakailangan na isagawa po natin, may inibig. Bagamat bilang mananampalataya, minsan meron po talaga tayong mga susuungin na mga trials, persecution, may inibig ko, kahirapan, kamatayan, maging mga karamdaman, may inibig ko. Subalit, ang Biblia ng Diyos na sabi, ang makapagtitis lamang hanggang wakas siya ang magliligtas. At ang sabi pa sa Lucas 21:19, at sa inyong pagtitiis ay inyong ipagtatagumpay ang inyong mga kaluluwa. Kaya ano'y pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin upang maingatan natin ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mga inibig ko? Ano sabi dito sa Exodus chapter 15 verse 26, Isaiah chapter 1 verse 19, and Book of Acts chapter 2 verse 42, kung magkakasunod na pong basahin, kaya nilaman po. The Book of Exodus chapter 15 verse 26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians,
For I am the Lord that healeth thee. The book of the prophet Isaiah chapter 1 verse 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. The book of Acts chapter 2 verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. God bless you for the Tagalog. Exodus kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi kong iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Nagayan inilagay ko sa mga Hipsyo sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Dito po sa Isaiah sa 1, versikulo 19. Kung kayo magkusa at magmasunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. Dito po sa Gawa 2:42. At sila'y magsisipa na tiling matibay sa turo ng mga apostol at nagpagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay sa mga pananalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. So ito po yung pinagagawa ng ating dakilan sa buhay na dapat isagawa ng bawat Kristiyano na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang patuloy nating maiingatan ang dakilang salita ng Diyos, manibig ko, na ating susundin, didinggin na mainam, na masikap ang lahat ng kanyang katulang, kanyang kautusan, manibig ko. At ganapin ang lahat ng kanyang katulan. Ang sabi dito, kailanman wala siyang ilalagay nakaramdaman sa iyo na katulad na inilagay niya sa mga Ehipsyo. Oh, kaya kahit anumang pumakaramdaman, mga viruses na dumarating sa mundong ito, mga inibig ko, ito po hindi makakapenetrate sa mga anak ng Diyos na tumatalima at sinasagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kung minsan dumarating man sa ating nakaramdaman, yan po ay bunga ng ating mga minsan pagkukulang, paalala ng Diyos upang tayo po lumakad ng matuwid sa kanyang harapan, mga inibig ko. Pinaintulot po ng mahal na Panginoon po yan. Kung minsan naman, kung wala kang pagkukulang dahil sinusubukan ng Diyos ay yung pananampalataya, kung hanggang mo saan panghahawakan ang salita ng Diyos, kung ikaw ba ay nasa bingit ng kamatayan, ay kung saan ka na pupunta. Eh, nangyari sa aking anak, ito lang po ng lesson, recently lang po ito uli. Bukod sa pinatutuwa pa noon, sisinghap-singhap na naman, makita ko yung anak ko na to the point of death, mainibig ko, para mapiga ang aking puso, mainibig. So, balit wala akong ibang asahan, kundi yung salita ng Diyos na ipinangaral ng propeta ng ating mahal na Panginoon, na ito talaga naman porsyento-porsyento na pagkakit, ito'y kinagsamampalataya na niyan lagi katugunan ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkalihan sa namin, mga beloved sweetheart ko, ng anak ko sa kanya, oh, nakatulog ka agad siya uli. At talaga naman pong mapapansin niyo po yung aking anak, talaga laki po na ipinet niya. From 94 kilos, ngayon 74 na lang yata, 75 kilos. Oh, nakita niyo po, sobrang payat. Pero sabi ko, anak, you have to pass. Nakailang linggo siya ng 2 months fasting, tapos yung 2 days absolute, tapos 3 days, tapos itong huli, sabi ko, anak, wala tayong ibang asahan. Binibigay ko sa iyo, kung gusto mo punta ng hospital, you are free. Sabi ko, no, dad, hindi po ako pupunta. Kahit ano ang pagkukuha ng kanya mga kapinsan, eh talaga nung tinutukso siya ng mga pinsan niya, kami bahala. Pero nung umakit siya, tinalikuran niya, tinig ang napakinggan niya. Sabi ng tinig sa kanya, hindi niya nasabi sa kanyang testimony kanina. Sabi niya, anak, huwag mo silang pakinggan. Nililinis na kita. Pagagalingin kita. Eh, basta, praise the Lord! Pagkatapos, minibig ko, kinausap ko siya the following, early in the morning, sabi ko, anak, ako nangungusap sa iyo, hindi na bilang ama mo, bilang preacher mo, na tinuro ng ating minamahal ng pastor. Kung wala kang nagawang pagkukulang, pagkasa sa harapan ng malapan, pagsubok sa pananampalataya mo yan, ang gawin mo, mag-ayuno ka ng 5 days. Asahan mo, 5 days, pagkagalingin ka ng ating dakilang Diyos sa buhay sa pananampalataya ng mga pastor. Kaya sabi niya, 3 days pa lang sa habangan ng malapang noong. Siya po ay totally pinagaling ng ating pinakamamahal na yung nararamdaman niya sa kanyang katawan na kung saan hindi na halos makagalaw, hindi talaga konting kilos lang, mga inibig ko, sapagkat lumaki yung tummy niya, mga inibig ko. Kung makikita mo, talaga maawa ka, mga inibig. Talagang dalawa sila yung pinapanalangin ko. Kaya halos hindi na rin
kumakain mo, inibig ko, talagang tuloy-tuloy ang fasting, kakabang na malapan ako, sabi ko, dala na malapastor. Ayun, sabi niya, Dad, glory to God, wala na yung naramdam, pumalik na sa normal yung aking pakiramdam. Eba, sobesalo! Kaya pag-ingatan natin ang salita ng Diyos, makakamtan natin yung biyaya na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ito, magkusa ka lamang, maging masunuring ka lamang, magpakumbaba ka sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At makakamtan mo, at ikaw, kung ikaw'y mananatili sa turo at aral, ay maging matibay tayo. Sabi naman ng kasulatan, yung turo at aral ng beloved parents in the Lord, panghawakan po natin yan, mga inibig ko. The beloved children na silang ginamit sa ating, mga inibig ko, na ating mahal na Panginoon. Ibigay natin yung dapis sa paglilingkod. Sapagkat dito, may inibig ko, pag tayo naging masunurin sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating mga panalangin at daing sa pangandalan ng mga kanyang propeta, diriringgin na ating mahal na Panginoon po yan. So we have to fight a good fight of faith, may inibig ko. Ating ingatan ang salita ng Diyos, may inibig ko. A biblical example, may inibig. Si Apostol Pablo, si Silas, sila yung nakulong sa pangaral ng salita ng Diyos. Hanggang sa loob ng bilangguan, may inibig ko, hindi nila nakalitaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Nagpupuri sila. Nagkaroon ng malakas sa lindol. Nayanig ang mga pintuan ng bilangguan, may inibig ko. Akala nung jailkeeper ay nakatakas na yung mga bilanggo. Kaya magpapatiwakal, may inibig. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Nandito kami lahat. Isipin mo, nagpatira pa yung jailkeeper. Sabi niya, ano bang gagawin ko upang ako yung maligtas? Sabi ng Apostol Pablo, sumamba ka, manampalataya ka sa ating mahal na Panginoon Kristo at mong sambayan mo ay maliligtas. So yun ang ginawa niya, may inibig ko. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos, may inibig. Kaya ito'y ibahagi natin yung salita ng Diyos na ating nakamtam upang lahat po ng tao po ay makakilara sa ating mahal na Panginoon na meron Diyos na talagang totoong Diyos na magliligtas sa atin. Yung totoong salita niya, may inibig ko, na ito'y makapangyarihan na itinuro ng propeta ng Diyos sa atin. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, andun lagi panalangin, pag-ayunan natin, doon tayo maging matibay, maging masunurin tayo, magpakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Pag nagawa mo yan, at iningatan mo ang kanyang tipan, ang sabi ng Biblia, daragdagan ng Diyos ang iyong buhay. Palakpakan mo ating pinakamahal na Panginoon. Huling talata, dito po sa, from the book of Proverbs, chapter 3, verses 1 and 2. Kindly lamang po. The book of Proverbs, chapter 3, verses 1 and 2. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 1 at 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan na mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Napakagandang pangako ng Diyos sa bawat sa atin, mga inibig ko. Atin lamang susundin. Huwag natin kakalimutan ang kanyang tipan, ang kanyang kautusan, ang salita ng ating mahal na Panginoon na ito lagi ilagay natin sa ating mga puso, na ito lagi itinuturo sa atin ng propeta ng Diyos. At ibigay mga mga kapasok, beloved members and pastors and men, beloved children, pag ang salita ng Diyos na sa ating mga puso, may inibig at ating pong itong iniingatan ng mainam ang kanyang salita. Ang sabi ito to, daragdag, ano? sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madaragdag sa iyo. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa una nating nabasang talata, may inibig ko, na ang sinasabi dito, na ingatan po natin ng mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, may inibig ko, sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyagan yung iingatan ng salitang ipinangal ko sa inyo, maliban na kayo magsampalataya na walang kabuluhan. Kaya yung salita ng Diyos na nasa atin, at yung itong i-treasure, higit pa to sa kayamanan sa mundong ito, mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating pananampalataya, ating kaligtasan, mga inibig ko. Sapagkat saan man po dalhin ang ating buhay, mga inibig ko, hindi tayo makakindi sa mga napanoon, ano man ang gawin sa atin, ating mga napanoon, ang lara tayong ibang gagawin kundi sumunod sa Kanya. Alam ng Diyos kung anong ating tatahakin, may inibig ko.
Hindi man madali ating susuungin. Subalit ang Diyos ay laging nag-aantay sa bawat sa atin. At tayo pagpapahingahin sa kanyang piling. Pagpapahingin tayo sa kanyang piling, may inibig ko. Kaya sasabihin natin lahat ang kabutihan ng Diyos. Tayo po tumayin lahat, may inibig ko. At habang ating pinapapurihan ating mga napunan, habang ating inanyahan, ating inibig ng mga bagwa, mga bisita, sa ating bilapit request viewers, tanggapin niyo ng forma na ating pinakamamahal po sa Kristo. Awitin po natin ang mula pa sa simula, mga inibig ko. Hallelujah, hallelujah. Sa mga baguhan, huwag po kayo mahiya. Dito po kayo sa harapan. At kami yung binibigyan po ng taon sa Blabit Coffee, Sir Bar Joey. Tanggapin niyo po ng purong mga ating pinakamahal para sa Kristo. Habang tayo maawit, hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Maraming salamat sa banal na mensahe ng ating dakilang Diyos. Kaya patuloy ang aming paanyaya sa lahat po ng ating beloved live webcast viewers, sa ating mga bisita, upang kayo po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Saan mo man yes, naging buhay ko, hindi ako makahihimlis sa'yo. Ano man ang gawin sa buhay ko, ako ay susunod sa'yo. Kung ang aking tatahakin, di man madali aking susuungin. Alam kong ika'y naghihintay sa akin, pagpapahingay sa iyo piling. Pagpapahingay sa iyo piling. Sasabihin ko ang yes, hallelujah. Ikaw ang Diyos na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na wala. Lahat ng iyong mga balakin, akin itong pagyayamain, pagkat mahal niyo sa akin. Pagkat mahal niyo sa akin. Na di nagpapabaya mula pa sa simula. Sa'yo'y nakita ko buhay at pag-asa. At ako ngayon may buhay na wala. Hallelujah, praise the Lord. We're so much thankful, dearest Jesus.